sin. Linis kami ay ihingi sa Diyos Ama namin awang ninimiti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos naman, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way, sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, gunitain natin ngayon ang mahal na Birhen Maria, ina ng simbahan. Isama natin sa misang ito ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon, kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Poong Isus Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng cross-posting sa iba't ibang mga chapels, groups, at communities. Mga kapatid, ang ina ng ating Panginoong Hesus, si Santa Maria, ay ina rin nating lahat. Kaya sa pagluwal ng simbahan sa panahon ng Pentecostes, naging ina rin si Santa Maria para sa ating lahat. Dahil hindi tayo kagaya ni Maria na walang bahid kasalanan, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat bumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa cross na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkalob mong pakundangan sa inang mapagmahal na ang iyong sambayanan ay magalak araw-araw sa ibayong kabanalang kinakamit na mga kaanib mong isinilang upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatauhan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, tugon ng lalaki." "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki.
Bakit mo naman ginawa yon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain, tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, sa iyong ginaway may parusang dapat na tanging ikaw lang niyaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae lagi mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong yan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos. Dinggin ang ulat sa iyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Dinggin ang ulat sa iyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. At tungkol sa Siyon, iyong sasabihin, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y panlalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Dinggin ang ulat sa iyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Ang puon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong do'y mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Dinggin ang ulat sa iyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Birheng Mariyang mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng cross ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay
At bilang katuparan ng kasulatan, ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinuhog nila ito, ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, naganap na. Inuyok-ayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nung araw ng paghahanda ay ayaw ng mga Hudyo na manatili sa cross ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamahingang ito. Kahit hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti na mga ipinako sa cross at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna tayong lahat. Magandang umaga po, mga kapatid ko ni Kristo. Ngayon ay paggunita ng mahal na Birhen Maria na ina ng simbahan. Noong unang araw ng Enero, mayroon po tayong dakilang kapistahan ni Maria, ina ng Diyos. At ngayon, pagkatapos ng Pentecostes, sa Lunes, pagkatapos ng Pentecostes, ay atin pong ginugunita si Maria, ina ng simbahan. Ang debosyon para kay Maria bilang ina ng simbahan ay sinimulan ni San Ambrosio noong ika-siyam na siglo. Ngunit may malalim po itong kahulugan para sa atin. Una, si Santa Maria, siya ang bagong ina o iba. Ang iba ay female form ng Aba, ibig sabihin tatay. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa aklat ng Genesis Kapitulo 3, versikulo 9 hanggang 20, atin pong napakinggan ang resulta ng pagtukso ng demonyo na nakakain na si Adan at si Eva ng pinagbawal na bunga ng kahoy at nagtago si Adan. At tinanong siya ng Panginoon, bakit ginawa mo ito? Ay kanya pong ipinasa ang kanyang mali na desisyon o kasalanan sa babae. Ang babae naman, ipinasa niya ang kanyang pagkakamali o kasalanan sa ahas. Ang ahas, hindi makapagsalita. Pero ang ahas, kahit hindi makapagsalita, ito ang anyo ng demonyo. Hindi man nagsasalita, pero siya ang naguudyok na ang tao ay magpasya at magpili sa mga mali. At dahil sa kamalian na hinahalal at pinipili ng tao para sa kanyang buhay, sasagutin niya ang lahat ng kaguluhan, ang lahat ng resulta ng kanyang mali na paghalal at mali na pagpili. Kaya, ang lahat ng mga nangyari sa buhay natin ay dahil sa ating mali na pagpasya.
Pero ang maganda po dito na ating makita, sinasabi na si Iba, tinawag niya dan ng kanyang asawa na Iba sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Versikulo 20, Kapitulo 3, Aklat ng Henesis. At sinabi ko na kanina, ang Iba ay female form ng Aba, na ibig sabihin tatay, ibig sabihin ina. Ina si Iba sa lahat sa atin. Kaya kung ano man mga kasalanan na nagawa nating pagpasya, yan ay bahid pa, o tinatawag na original sin, bahid pa sa maling pagpasya ng unang mga tao. Kaya sa atin pong Salmo 87 ngayon, na tayo'y humingi ng dasal sa ating Panginoong Diyos na dinggin ang ating mga panalangin at tayo ay patatagin ng katastaasan sapagkat mayroon po tayong dala-dala na mga kahinaan. Sa ating Ebanghelyo o mabuting balita, mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 19, Versikulo 25 hanggang at 34, mayroon pong mahalaga na mga versikulo dito sa ating Ebanghelyo. Ang versikulo 26, sinasabi ng ating Panginoong Isus, Ginang, narito ang iyong anak. At itinuturo niya si Juan na apostol. Na si Juan na apostol ay sumisimbolo para sa ating lahat. Na ibig sabihin, ipinagbilin ng ating Panginoong Isus si Santa Maria ng kanyang ina na magiging ina sa kanyang mga hinirang na mga apostol sa kanyang mga nanampalataya. Dahil po, kung tingnan natin sa organisasyon, struktura o tradisyon ng mga Hudyo, ang batayan ng buhay ng isang pamilya ay ang lalaki. Wala na si San Jose, ang ating Panginoong Isus na siya yung nagtaguyod kay Santa Maria, wala na rin, ipinako na sa cross. Kaya ang sasalo ng responsibilidad ay si Juan na apostol. Kaya sinasabi, Ginang, narito ang iyong anak. Maging responsable na si Juan na apostol at lahat ng mga nanampalataya sa Panginoon na tanggapin si Maria na ina. At sinasabi rin sa kanyang alagad sa versikulo 27, narito ang iyong ina. Na ibig sabihin dito, naging ina sa lahat ng nanampalataya. At lahat ng nanampalataya na katawan na mistiko ng Panginoong Isus na pinag-isa o simbahan, ang ina natin ay si Santa Maria Birhen. Kaya po sinasabi sa isang nakasulat na sulat pastoral ni San Pablo VI na tinatawag na ang Credo ng Sambayanan ng Diyos na pinalabas noong 1968, sa numero 15 sinasabi na napakahigpit at hindi ito mawala ang ugnayan ng mga misteryo ng pagkakatawang tao at ng kaligtasan, ang mahal na Birhen Maria, na siya ay magiging kabanal-banalang ina ng Diyos, isang bagong iba at ina ng simbahan upang maipagpatuloy
sa kanyang pagiging ina ang gampanang responsibilidad na tayo ay maligtas. Itong numero 15 sa sulat ng pagpapahayag sa ating simbahan na sinulat ni San ng Papa San Pablo VI, ang Credo, ay isang pag-alala sa atin na hindi lang ina ng Diyos si Santa Maria, ina nating lahat. At bilang ina nating lahat, atin pong pahalagahan kung ano ang pagkaina. Kung minsan hindi natin napahalagahan ang pagkaina ng isang nanay sa tahanan, kaya nga tinatawag na tahanan, tahan, ibig sabihin tigil na sa mga iba't ibang mga dinadaanan sa buhay. Tahanan na ng lahat ng mga sigalot at problema. Tahanan na upang magkaroon na ng tunay na pagkakaisa at pagmamahalan. At ang ina, kung titingnan ninyo ang tahanan, nariyan po ang salitang ina. Kaya ang tahanan ay ang bahay ng nanay. Kailangan rin nanay, may nanay tayo sa langit. At ang nanay natin, hindi po tayo pababayaan. Kapag tayo'y nanalangin, huwag nating kalimutan na ito ay sa pamagitan ng mahal na Birhen Maria, sapagkat siya ay tunay na ugnayan, tulay at modelo ng ating pananampalataya sa ating Panginoon, modelo ng simbahan. Kaya sinasabi sa Lumen Gentium, konstitusyon ng simbahan na pinalabas noong Konsilyo Vaticano II noong 1964, sinasabi sa Kapitulo 8 na si Maria na ina ng Diyos ay ina nating lahat. Naway, ang pagkaina ni Maria ay bigyan nating kahalagahan sa paggalang ng lahat ng mga nanay at mga ina. At ang pagpahalaga ng lahat ng mga magulang upang tayo ay magkaroon ng tunay na pagsasaksi sa pananampalataya na nababatay sa modelo ni Santa Maria Birhen sa kanyang katapatan, sa kanyang pag-ibig sa Diyos, sa kanyang pagkadalisay sa puso. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria nang may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon sa ating bawat panalangin, ating itugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan, naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya at pamayanan, naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, tayo naway magsikap, mag-abot ng tulong sa ating kapwang labis na nangangailangan nito
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos na aming Ama, ipinadarama mo ang iyong pananatili sa aming piling sa kabutihang loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pamagitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ating alay na alag at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na at tayo'y may maihain sa pag. Magsitayo po ang lahat. Manalangin niyo, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mong maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Maryang Birheng Ina ng sambayanan, kami ay maalab na makapamuhay at makipagkaisa sa pagtubos sa tanan. Kami ay kanyang makipagtulungan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming Kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan ng ipinarangalan namin ang mahal na Birheng Maria. Pinarapat mong siya itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang unang paanib sambenang mong kinupok sa krus. Inabilin si Jesus kay Maria ang sangkatauhang malasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling na mga alagad na nilukuban ng Espiritu Santo, si Mariang nagdarasal ay huwaran ng sambenang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tandaan ang sambenang sa iyo'y kasapit kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kasmita ng Espiritu ng banal, ang makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang makatid na himlay na may pag-asang sila'y muling maupuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo inapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, ina ng Diyos, ina ng simbahan, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Jose Ruiz de Mila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na galing na utos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dikilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magpansin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Jesus, pagkain ka namin, inumin namin ikaw rin, Espiritu'y padaluin, sisigla na ang damdamin. Jesu Kristo, sakramento, pag-ibig mo ay totoo. Pag-ibig mo ay totoo. Jesus, lagi kang kasama sa paglilingkod sa kapwa, sa hirap at sa ginhawa, pag-ibig mo'y nadarama. Jesu Kristo, sakramento, pag-ibig mo ay totoo. Pag-ibig mo ay totoo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay, ay dumadalangin sa tulong ni Mariyang Ina at Birhing Banal. Ang mabuting balita ay may laganap sa tanan, at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia, o banal na misa kayong narito sa loob at sa labas ang labanan itim na sa inyo kay mga naugnay sa pamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media at na cross-posting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng Panginoong Hesus Nazareno. Pabaon sa misang ito. Ang ating pamimintuho sa Diyos sa pamagitan ng mahal na Birhen Maria ay isa sa atin dahil siya ay ina nating lahat, ina ng simbahan. Ngayon na po ang pumbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pumbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihagmos na ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kailangan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na muli ang katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang mga imahin at tasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang mga may karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito, naway maalala ang pangakon sa binyag na ikaw ay kiniibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay,
at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.